Oh, hello guys. Ngayon papakita ko lang kung ano yung ano quality nitong camera natin. So, bumili kasi ako ng DJI Osmo Pocket 3. And papakita ko lang sa inyo kung ano yung footage for today. So, this is just a test video. Pero gagawin na natin siyang vlog. So, tara, samahan niyo po ako. O nga pala, if you haven't subscribed to the channel, please make sure that you do so because we are giving away a pair of sneakers by 1K subs. So, having said that guys, let's get back to the video. So, ngayon, tingnan lang natin yung focus niya. Ang cool, no? Meron pala siyang inclusion. Ang binili ko is yung DJI Osmo Pocket 3 na ano creator combo. Meron siyang inclusion nito. Wide angle lens. Ito yung case niya. So, pwede natin i-magnet sa loob yung ano. Etong mic, pwede nyo siyang tanggalin. Ginagamit ko lang to para dun sa ano, di ba? Para siyang microphone. And meron siyang magnet dito sa likod. Ayan. You can stick it on your shirt. So, wait lang. So, bali ganito ako maglagay ng mic. So, approximately isang dangkal dun sa chin nyo. And meron din tayo ditong stand. Dun sa creator combo, meron siyang inclusion ng ano. Meron siyang inclusion ng USB-C to USB-C. Papakita ko naman yung box sa inyo. So, eto siya. Eto yung extended battery. Doubles as a power bank for the DJI Osmo Pocket. Ganto siya. Ayan. And this is the case. Meron pala akong rig na nabili. Pakita ko na sa inyo. So, ito yung setup natin. So, ganito yung setup natin. Nandito yung mga freebies natin. Ayan yung ano, mga kailangan natin para sa shipment. So, medyo magulo. And behind the scenes, ito yung aking mga ano, perso. Sobrang dami na yan. Pero mag-upgrade pa rin tayo para sa ano, sa future, 'di ba? Mag-upgrade pa naman tayo para sa future. Tapos yung rig, napaka-importante nito. So ayan, dito ko nilalagay yung DJI Osmo Pocket para ano, hindi siya magalaw. Pero I can always use this one, di ba? Pero mas sanay kasi ako na dito ilagay. Para rin free yung table. Medyo nag-aalangan nga lang ako dito sa ano, dun sa tawag naman dito. Yung background namin. Kasi nagre-reflect yung ilaw sa nakikita nyo. Ayaw namin ng ganun. Ito naman yung ginagamit ko for picture pag nagpo-post ako sa group. So, ayan yung behind the scenes. Feeling ko rarami pa itong ano, kaya kailangan ko pang bumili ng maraming acrylic box. So, this came from Costco. Ayan, mga Japan exclusive mostly. Hindi ko pa na-unbox yung isa doon. Pero, ayan. So, dito naman sa side yung mga ano, pinaprepare na damit for the upcoming weeks. Ayan. So, yan yung buhay ko dito, guys. Dito naman sa likod ko yung mga boxes. So, bali, yun lang yung intro natin, guys. So, see you na lang mamaya. So, right now, here we are in one of the restaurants dito sa ating hinuho. And may tubig tayo dito. Ang ganda ng quality, oh. Kitang-kita yung imperfections ko, guys. But, kailangan din natin mag-upgrade ng camera kasi para makita nyo rin ng mas mabuti yung mga items na fini-feature ko, diba? So, that's why bumili ako ng Osmo Pocket 3. So, para rin sa viewers natin, ma-enjoy nila yung view. If ever man hindi yung mukha ko yung items na fini-feature and yung mga places that we visit. So, that's why I upgraded my camera. Tapos na tayo kumain and ngayon, mag
Titingin-tingin lang tayo ng dito sa retail stores. So, pakita ko lang sa inyo kung ano yung meron. Inside ABC Mart, we have Sambas, as you can see. Handball specials. Ayan, yung may shroud, tapos yung simple na specials lang. Ayan, Adidas Samba. Ito yung newest Samba that they have. Dito tayo sa kabila. In the New Balance section, we have this 990 V4s. Ayan. Ang ganda. 990 V6. A bunch of 2002 Rs, as you can see. There you go. 9060s, 530s. And a bunch of 574s and other silhouettes. So, they also have 327s, as you can see here. Wait lang. Ayan, 327s. Ayan. So, that's what we have in New Balance. So, here they have a selection of Dunks. So, sitting na rin dito. Itong blue na to and the Kakao Wow. So, ito, UCLA ba to? Hindi ko maalala. So, naka-sale na rin ng Valerian Blue. May pandas nandito. Imagine, last 2 years, walang, hindi nangyayari ganyan, or last 3 years rather. And here, Jordans. So, may mga naka-sale din, as you can see. So, there you go. So, ayan yung selections dito sa ABC Mall. Ngayon naman, bababa tayo sa Atmos kasi nandito tayo sa taas. Tignan natin kung ano yung mga selections na nandun. And update ko lang kayo, guys. In Atmos, we have this Dunk. Ayan. So, this is called the Veneers. Olive and purple colorway. Tapos, brown yung underlace. Napakagandang pair. Ayan. And dito naman, this has been released before. Concept Japan, 1999. So, nag-restock sila ulit. Napakaganda. And a lot of other selections ng mga Air Force One. Vomeros. Itong Vomero nito, napaka-wild. Kunin natin. So, this is an orange pair. Ayan. So, ang equivalent niya nandun sa taas. Yung parang bluish tint. So, you can see. And ayan yung mga Shox. Tapos Air Max Plus. Meron din Spiridon Caged. Nandito pa rin. Dito naman sa side na to yung mga ano, butter na Reebok. Club C. Ayan. Apple Butter. As you can see there. So, ito naman sa baba yung Kebos version. So, this is a Japan exclusive. Reminiscent of a baseball. Napakagandang pair. So, ayun lang. Bali, ang next natin is Medicom. Here we are in Medicom Toy Plus. So, and inside, ganun pa rin yung mga available nila na toys. Mga art toys and apparels. Ayan pa rin. So, mostly walang nagbago. Pero nagre-release naman sila weekly. And ayan pa rin yung Atom Man. I mean, Astro Boy. Atomo kasi dito sa Japan. Ngayon naman, nandito tayo sa Nubian. One of these stores that I want to feature. Isang piece lang yung feature ko sa ngayon. So, this is the Alex jacket. So, parang roller coaster yung belt niya. Ayan. So, that's what they have in Nubian and Medicom Toy Store. So, ngayon naman pupunta tayo ng isang charity store dito sa Japan. Which is the Second Street. Bali, ang tagal-tagal ko nang gustong i-feature ito. Pero, ngayon lang nagkaroon ng chance. Kasi ngayon ay vacation dito sa Japan. Today starts the Golden Week na sinasabi namin dito. So, it spans like 1 week.
So, pakita ko lang sa inyo kung ano yung charity store. Inside, they have this Supreme jersey. Ayan. Mga old releases. They also have vape, as you can see. So, there's a wide array of selections here. Ranging from Dunks, Air Maxes, even the other brands. Meron din tayo ditong cloth na Forrest Gump Cortez. And we also have the Sakai versions of the Forrest Gump Cortez. So, there you go. Meron din tayo ditong Velvet Dunks, as you can see. And I don't know what this pair is. Pero I think that's the Tokyo Air Max 1 ata. Ang ganda, ang dami. Ang dami selections. They have their grills here. Ayan. So, gusto ko yung Dunks na yun. Ang ganda. They have sale here. Ayan. Tapos, mga Vans. Clarks Wallabies, Air Max 95s. A lot of selections here inside. What's this? X-Large. So, may human-made and grilled stone crayon dun sa taas. And so, yung mga vintage nandito. Ayun yung mga selection dun sa Second Street. And ngayon, nagmamadali tayo kasi bukas, we will go to Kinkakuji, which is in Kyoto. So, update ko kayo about that. And ngayon, nag-hook lang tayo ng mga kailangan i-hook dito sa Nagoya for this day. Mabilisan lang. Tignan natin kung ano yung makukuha natin, di ba? Bisitahin lang natin yung mga kaibigan natin dito sa Stussy. So, wait lang guys. Dito sa drugstore, ang weird, meron tayong nakitang Tamagotchi. As you can see. For 3,080 yen tax and 2,800 yen pag tax free. Ayan. Tamagotchi, di ba? So, equivalent niya mga 1,200 pesos. So, saan kayo makikita nagbebenta ng Tamagotchi sa drugstore? Kundi dito sa Japan. Ewan ko lang sa ibang bansa. Ngayon naman, pupunta tayo sa Bring. One of the second-hand stores here. Medyo high-end yung ano na, nila, yung store nila. So, pakita ko lang sa inyo. So, that's what they have in Bring. Medyo pricey lang yung items nila, pero if you want vintage and rare, they have it there. Grabe na nag-rhyme. So, our next stop is Onitsuka. Here we are in Onitsuka. Pasok tayo, guys. So, may nag-order sa atin ito. 23.5. Tignan lang natin kung anong meron na size for this one. Yan yung mga pinakabago nilang Onitsuka Tiger na silhouette. There you go. Gaganda. Para siyang ano no, bagay sa barong or sa barot saya. Cool. This is the Sabot, I think. Yun yung pangalan niya. We also have lots of Onitsuka Tigers here. Mexico 66. There you go. This one is the Nippon made. Ang ganda ng craftsmanship. So, Japan quality. Ayan.
Ito, hindi ko alam kung ano to. Collaboration ata to. So, naka-hook na tayo ng Onitsuka Tiger, as you can see, and Supreme. Ngayon, kakain ulit tayo. Medyo mabis magutom ngayon. So, mamaya na lang, before umuwi, dumadaan kami dito ni Mrs. para makita yung mga pusa. Ang cute-cute. Dumating na nga pala yung pusa namin dun sa bahay. Share ko na sa screen. No, cute oh. Cute, cute! And dito wala. Meron din silang mga aso. Ang cute. Masyadong makulit yung aso kaya hindi kami nag-adopt nun. Tignan nyo naman kung gano'ng kukulit. Cute, cute oh. Lalaro sila dun, guys. Dito pala tayo nagpunta last time, guys. Yung maraming Maison Mihara Yasuhiro. Ayan. So, sa taas yan, sobrang dami. And ngayon, punta na tayo dun sa kainan natin, which is the Taco Fanatico. So, wait lang. Nandito na tayo, katabi ng Tokyo TV Tower. Ay, no, that's not Tokyo. Nagoya TV Tower. I'm so sorry, guys. Here's the Taco Fanatico. Ayan. So, nandito lang tayo, guys. Hinihintay yung order natin. I got this cola from them. And, bali ito yung kit ng DJI. There you go. Nandiyan yung ensemble niya sa loob. And ito yung mic gamit ko. And pakita ko sa inyo mamaya yung handheld. Here's what we have for today. This is the chipotle beef that they have and chicken. Ayan. Meron tayo dito ng salsa and meron din tayo dito ng guacamole. Yun din yung in-order ni Mrs. And jalapeno poppers. Nabubulol ako. As you can see, the aesthetic of this place is so cool. And, Mexican detailing. And meron dun yung Dia del Muertos na ano, figurine. Kain lang tayo, guys. Let's start with this one. Yeah. So, this is the taco. Harap. Magkahalo yung lasa ng onion dun sa beef, which is malamis na miss. Tapos yung meat niya, napaka-succulent. Grabe, sarap. Juicy din. Sobrang juicy sa loob. So, yun lang, guys. Ito naman yung chicken. Sobrang lambot ng meat. Sarap. Bali, kada kagat mo, lumalabas yung juice and nandun sa loob yung pinakalasa ng chicken. So, na-contain nila sa pagluto. Guys, nakabalik na tayo dito sa bahay and papakita ko sa inyo kung ano mga na-order natin. So, let's start off with Sir Jules. Pumunta ako sa special store kahapon and nagpa-hook siya ng Supreme Dog Bowl, yung old release. Bali, ito siya. So, there you go. Ayan, babalutin natin siya ng bubble wrap. So, as you can see, perfect yung condition niya. Ang ganda, sobra. Sa Pinas, nagkakahalaga to ng 50 to 60,000 pesos and binenta lang natin to kay Sir Jules ng 10,300 pesos. So, napaka-steal. And nakuha natin siya sa charity store. And before ilabas ng charity store sa ano, sa shelf or dun sa glass case na kung saan binibenta nila to, they have to authenticate it. Otherwise, papasara yung store nila. So, rest assured na authentic to.
Bawal din naman sa Japan ang fakes. Palagi ko sinasabi sa video, guys, dahil nasa Japan tayo. Ang next natin is an order for Sir Chris. So, si Sir Chris nag-order sa atin ng Vomero. Ayan, size 12. It comes with this orange box. And ito yung itsura ng Vomeros. Ayan, lagay natin dito. Ayan. As you can see, napaka-wild. So, nakita ko yung story ni Sir Chris. Palagi siyang tumatakbo. Siguro, nagkaroon siya ng fondness for running. Ayan. Yun din ang story ng founder ng Nike, si Phil Knight. Mahilig din siyang tumakbo. So, Nike started off with running shoes. So, Vomeros is actually comfortable. Hindi pa ako nakatry, pero I think it's similar to 2002 Ors of New Balance. So, napakagandang pair. Ibalik na natin sa box. So, maraming salamat po, Sir Chris. And thank you sa suporta. Palaging nag-order yan si Sir Chris. Ngayon lang siya nag-reach out sa atin. And at least nakuhaan natin siya ng Vomeros. For sale pa. Next natin is this New Balance for Sir William. And this is a New Balance 327, size 9.5. And ito, bihira na lang din to makita sa stores. So, nakita natin siya sa sports goods, sporting goods. Ayan, so New Balance. There you go. This is the left pair. Ito naman yung right pair. Ayan, as you can see. So, that's it. Dun pala sa lateral sides, guys, we have this N logo. Ito sa medial side, wala siyang N logo. Napaka-simple na pair. That's why I love New Balances. Simple pero malakas yung dating. May unveil ako sa inyo na dalawang special New Balance pairs in a minute. Next natin is a pair from New Balance. As I've said, totoo yung sinasabi ko na simple pero malakas ang dating. So this is a collaboration with Kith and Madison Square Garden, as you can see. Ito yung box niya, special box. We have an order from Sir Martin and Sir Rafael. Pareha sila ng in-order. The sizes are 9 and 9.5. So, let's unbox both. Ayan. Madison Square Garden, as you can see. Collaboration with Kith. So, let's open the box. Ayan. So, ayan yung nakalagay dun sa likod ng box. You can pause it and read. So, lagay lang natin to dito sa ating side. So, first off, we have this dust bag. Inopen ko na, guys, kasi inuun ako ng picturean for our clients. This is the dust bag that came with it. Ayan, Madison Square Garden and the logo of Kith. Napakaganda. So, beige. And ito yung shoe. Grabe, ang ganda. This came from Sneaker Dunk. It says they're authenticated and thank you. Lagay lang natin sa gilid. And meron siyang extra lace in the beige colorway. Yung kanyang onion paper ba to or shoe paper. May nakalagay na Madison Square Garden, Kith and New Balance. So, triple collaboration with them. Ayan, ang ganda, sobra. So, eto yung sapatos, guys. Let's start off with a toe box. Ayan. Ang ganda, may hints of 3M reflective material siya. Dun sa toe box. Umaabot siya hanggang dun sa mga sides. There you go. So, 3M hits. This is the 990 V6, by the way. And here, sa left pair, they have this verified authentic tag from Sneaker Dunk. There you go. And
This comes pre-laced, actually yung dulo lang. With the navy laces, ayan. Tapos both pairs has this tag. Etong tag na to, ayan. The insole. Ayan, pakita ko sa inyo. Ganda, no? Madison Square Garden, Kith and New Balance. So, this is the 9.5 pair. All throughout the shoe, napakaganda ng accents. Bali, nag-accentuate yung red and blue. Tapos, yung midsole niya, yung darker than the usual. And the outsole is iced out, as you can see. Ang ganda, no? Of course, nakalagay dun sa midfoot area. I mean, dito sa heel area, fuel cell. Yun yung ginamit na technology for this V6. And lalagay lang natin siya dun sa box, dito sa gilid. And this one, this is the US 9 pair. Ayan. Uulitin ko lang yung ginawa ko kanina. Para rin makita ng mga clients, di ba? Ayan. So, please pause it. Nakalagay dito, with over 75 years of authentic American craftsmanship, New Balance made in USA is designed without compromise. This pair represents our unwavering commitment to those who walk their own path. Ayan. So, ito yung mga trademarks ng Madison Square Garden. Lagay din natin to sa side. Authentication card. Thank you, it says there. So, here. Ayan, extra laces in beige. The dust bag that came with it. Lagay lang natin sa gilid. And this pair. Verified authentic. Ayan, verified authentic. Sneaker dunk. So, pre-lace with navy laces. Both pairs, of course. Ayan. So, 4 foot. Lateral sides, medial side, midsole, ayan, outsole, and of course, the insole. Sorry, natatabunan. So, thank you for Sir Rafael and Sir Mark for the orders of this 990 V6 Bali. In a few days, I'll create a short for this one. Hindi lang tayo makakreate ng short ngayon kasi bukas pupunta tayo ng Kyoto. Kailangan natin matulog na maaga. So, abang-abang na lang guys. And lastly, I think this is our first order with Onitsuka. I am not sure. Nandito tayo sa Japan pero hindi pa tayo na-orderan ng Onitsuka. Imagine, di ba? Kasi hindi rin tayo nagpa-pre-order. So, that's it. And busy tayo sa mga iba't ibang releases. Ang pinaprioritize natin is Supreme. Since it's Supreme, may weekly release. And limited yung releases. Kaya medyo tutok talaga ako sa Supreme. And as of now, malapit na tayo sa week 12. I mean, sa Saturday, week 12 yung release. It is a collaboration with Nike SB. Yung Nike SB Air Darwin. Pakita ko lang sa screen and... Kamukha niya yung ano, Travis Scott na swoosh kasi reverse swoosh and it will come in 4 colorways. And bali, ayun, collaboration with Champion, I think. So, ayun yung ilalabas sa Supreme for this upcoming Saturday. Ngayon naman, lastly, we have an order here for Sir Mark. This is the Mexico 66 Sabot. Napaka-interesting itong ano na to, pair na to, actually. Meron siyang spring-summer. Nilagay ng staff dito sa loob. And, this is the receipt. Lalagay lang natin sa loob for transparency. Ito yung inserts. Nakalagay sa maliit na Ziploc bag. Of course, meron din siyang paper for the sneaker.
or in this case, slip-on. Ayan. Napakaliit. So I think this is for his wife or his girlfriend. Tingin ko. Or kung kanino man. So this is the Mexico 66 Sabot. Ayan yung stripes niya. Ang ganda oh. Bagay na bagay siya sa ano no, sa national attire ng Philippines. Ang cool, grabe. So barot saya or barong, pakita ko lang sa inyo. Ayan yung insert niya. I think this is comfortable. Mga tito tita fits. Simple pero malakas ang dating. So yun din yung gusto ko eh. So that's it. So let's start off with this one. Mesh material. Dun sa toe part, yun dun sa forefoot. Tapos itong naka-weave all throughout the underlays. Pati na rin yung logo ng Onitsuka. Ayan. Tapos yun yung insole. The midsole consists of the polyurethane material that we know with sneakers. Ayan. And also the outsole and the Onitsuka Tiger branding on the midfoot area. So that's it. Maraming salamat Sir Mark for this order and sa trust ninyo sa akin. Ire-ready na natin lahat to for shipping. At ngayon, nasa end na tayo ng video. Before I go through with this, I just want to unveil my new camera. So, maagang present sa akin ng misis ko. So, here we have the Osmo Pocket 3. Ginagamit ko na siya ngayon. And meron siyang inclusions sa box. Osmo Pocket 3, protective cover, DJI Mic 2 transmitter. Handle with 1/4-inch thread, battery handle, mini tripod, Type-C, cable, carrying bag, DJI Mic 2 clip magnet, DJI Mic 2 windscreen, wide-angle lens, and yung strap. Ayan siya guys. Yung inclusions. So, grabe. Napakadali mag-vlog. Unlike from the last one. DJI rin, pero ito yung inclusions niya, yung... Ito yung case, by the way. Ito yung lens. Wide lens. Ito yung windscreen. Para hindi... Pag mahangin, di ba? Lalagay mo dito. Ito yung mic pala. As you can see. Lalagay nyo lang yung windscreen dito. Clip it. Ayan. So, pag nasa labas. Lalo na pag mahangin. Bumili rin tayo ng... SanDisk. So, ito yung bag. Naka-charge yung extender. Ito. Ayan. Share-charge ko muna kasi kailangan natin sa Kyoto bukas. And, wait lang. Pakita ko sa inyo sa camera kung ano yung ano. Wait lang. So, bali ito yung tripod niya. So, ito yung ginagamit natin for now. Ayan. Cool. This is a gimbal. So, naka-stabilize siya. Ang cool, no? So, I appreciated the gift of my wife. Grabe, sobrang saya kasi magaan na rin yung ano natin, camera natin. Hindi na rin mahirap kahit papaano. And, ayun guys. So, bali dito na po nagtatapos ang video. And maraming salamat sa panonood for this one. And as always guys, see you in the next one. Bye-bye!